R2, ngayon nandito po kami sa Siloso Point Station o Sentosa ng Singapore. Ito po yung first part namin, yung aakit ka via elevator at meron po itong first part or first side na pinuntahan ko ay yung makikita yung mga cable car din na ang haba-haba. Masarap sana sumakay pero limited lang talaga yung oras. On the other side naman ay yung mahabang bridge. So dito, kagaya nung nakikita ko sa iba na may mga lock na inilalagay sa diyan sa mga nakalagay diyan sa gilid. Dito naman ay colorful na ribbon yata yan. May mga sinusulat yung mga tao at ikinakabit diyan, itinatali. Next is a beach walk ng Siloso. White sand po talaga yan. So marami ding naliligo. At dahil kami nga ay hindi pwedeng magtagal-tagal, so hanggang tingin lang kami. So ayan. Maganda din naman, pero parang ayaw yata maligo ng mga turista. Namamasyal lang talaga sila. So ayan. Pagkatapos ng beach na yan, ay another destination at yun na po yung pinakalas yata. So by the way, para sa mga information lang ng mga gustong mag-tour, may bayad po ang tour guide $20 per head. So ngayon nasa Universal Studio na po. Ayun po yung itsura nun at yan po yung palibot nun. Medyo malaki po siya sa mga picture na nakikita ko, but in personal hindi naman po ganun kalaki. So parang ang buong Singapore ay Kuala Lumpur lamang po ng Malaysia. Maliit siya pero puno-puno po ng tourist spots. And then may bunny, ano dyan, yung parang, anong tawag ito, upuan ng mga bunny display. And then next, pumunta na kami dun sa mall kung saan yung show. But before yan, meron pong mga show kasi nga Singapore Day. So may mga surprise show sa langit or sa alapaap ng mga palipad-lipad na mga rocket, ano tawag doon? Fighter jet, airplane, basta mga ganun. Tapos may fountain dance show din. Yan, kagaya niyan. Medyo mahaba yung video pero hindi ko na tinapos. Konti lang kinuha ko dyan. And then, meron din siyang pa fireworks after that. Then, ayun na. Pagkatapos ng time namin around 9 siguro ng gabi, palabas na po kami ng Singapore. So another Immigration Singapore, then Malaysia. So for the info lang po, yung Singapore at saka Malaysia ay parang nasa 10 minutes lang po yung kanilang pagitan. So malapit lang po talaga siya. So pwede siyang i-tour ng bus ng 24 hours kung talagang pasyal lang yung punta mo na kagaya ng pinunta ko. So nag-enjoy ako sobra at hindi naman ganun kamahal ang bayad at saka depende din sa iyo kung ano yung gagastusin mo pagdating dyan kasi nga kung may bibilhin kang madami or kakain ka ng kung ano-ano, iinom ka ng mga kung ano-ano, depende po sa iyong gastos. Sa akin po, nakabili lang siguro ako ng souvenir na 10 Singapore dollar at saka ayun. Kumain siguro at sabihin na natin 10 din. Ayan yung pa fireworks po. 10 Singapore dollar at saka yung bayad sa tour guide ng Singapore is 20 Singapore dollars. So siguro nasa $40 lang po talaga yung nagastos ko. Maliban doon sa bayad na 160 ringgit per head. So, hindi po ganun kamahal pag nagtutour sa Singapore galing ditong Malaysia. So, enjoy na enjoy po ang araw! Happy! Bye-bye!